Ang Sir Alo TV ay para sa mga mag-aaral, mga guro, at pamilya na may pag-ibig sa Diyos, sa bayan, at sa kalikasan. O, kumusta? Mahaba na naman pila sa palengke. Grabe talaga. Dami na naman kasing buhay eh. Paano, mauna na ako sa'yo. Ako kailangan ko pang lumagari eh. Ako si Rodrick, isang tricycle driver. Maraming salamat sa inyong agarang pagtugon. Nawa ay malinaw sa inyo ang ating naging pagpupulong. Maraming salamat hanggang sa muling pagkikita. Upo, sige na ang Rodrick Alo, ang head teacher ng Mapulang Lupa National High School. Alam nyo, bago ako mag-aral sa kolehiyo, bakasyon nun, sabi ng nanay ko sa akin, hindi ka na mag-aaral ng kolehiyo. Ha? Huh? Siyempre nagulat ako, bakit? Alam nyo, hindi ko naman masisi yung nanay ko eh. Kasi yung kuya ko, third year high school, nakabuntis siya. So, dahil nga may anak na siya, tumigil na siya sa pag-aaral. Yung ate ko naman, third year college, siya yung inaasahan ng pamilya namin. Dahil, private school pinag-aaral eh, no? College, di ba? Talagang iginapang ng nanay ko at saka tatay ko. Nagtanan siya. Nagpamilya na rin. Sobrang sakit nun sa nanay ko at saka tatay ko. Kaya hindi ko sila masisi nung sabi nila sa akin na mag-tricycle driver na lang din daw ako. Total, may tricycle kami. Yun, pwede ko daw yun gamitin. Sabi ko, sige, magta-tricycle ako. Mag-aaral ako mag-tricycle. Pero hindi ibig sabihin, magiging habang buhay tricycle driver ako. Don't get me wrong. Walang masama sa pagiging tricycle driver. Okay? Baka naman isipin nyo. Minamaliit ko yung mga tricycle driver. Wala akong karapatang mangmaliit kasi kailanman hindi ko kayang magmalaki. Maliit lang kasi ako. Ganito yan. Nung nalaman ko yun, agad-agad nagpaturo ako magmotor kay Rolly. Dun sa kaibigan ko, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Tinuruan niya ako. Umaga, hanggang hapon, aral. So, marunong na ako. Mabilis ako matuto kasi ito na lang yung nakikita kong paraan. Nung nagmamaneho na ako, kwasan, sabi ko, sige, babiyahe na ako. Tandaan ninyo, halos isang araw pa lang ako natututo nun. Alam nyo kung ano lang meron ako? Lakas ng loob. At saka pangarap. Pangarap dahil sabi ko sa sarili ko, kahit ayaw ng mga magulang ko, mag-aaral ako. Simula, nung nagmamaneho na ako ng aking tricycle namin, halos walang sumasakay sa akin kasi, ay, maliit ako. Tapos, imagine nyo, nakasakay ako sa motor. Parang merong bata na nagmamaneho ng, tricycle. Imagine nyo yung itsura ko. Pero, nung nakita nila, siguro, nasanay na rin sila, no, panayang under-under to. Merong isang babae. Nasano ako, naalala ko sa 7-Eleven. Dati sa may BB, sa may MacArthur. Dati, nakakapwesto yung mga tricycle doon, eh, no? Doon kami sa tapat ng 7-Eleven. Pag madaling araw, pag may bumababang mga pasahero sa jeep, sinisigawan namin yun. Ate, halika na! Sakay na! No, kahit di mo naman kaano-ano, tinatago ate. Tapos, siguro may babaeng nagmamadali, umakay siya, sakay niya. Nagulat ako, nanay pala yun ng kaklase ko, nung elementary. Nagulat din siya, sabi niya, oh, Roderick, bakit ka nagmumotor? Di ba, sa private school ka nag-aral nung high school ka? Hindi ka na ba mag-aaral ng college? Sabi sa akin. Alam nyo, iniba ko yung usapan. Sabi ko, kamusta na po? Kamusta na po? Sinabi ko yung pangalan ng kaklase ko. Kamusta na po siya? Tapos sabi niya, ah, okay lang. O sige, nahatid ko na siya. To cut the story short, Kabanyuhay, ako po ay naging tricycle driver. Nag-ipon ako at nung may pera na, kumuha ako ng entrance exam sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Ta-da! Sa PUP. Alam mo, ito lang ang eskwelahan na pinagkunan ko ng entrance exam. At sinabi ko sa sarili ko, pag ako hindi nakapasa dito, ibig sabihin, nakatadhana ako para maging isang tricycle driver. Dasal, tapos sipag sa pagta-tricycle, nakapasa ako sa PUP. Alam nyo, may mga pagkakataon, no? Madalas, ang pera ko lang 100 pesos. Ang pamasahe papunta ng PUP, siguro papunta tsaka pabalik, mga 80 pesos. Imagine nyo kung magkano matitira. 20 pesos. Paano ka mabubuhay nun mula umaga hanggang gabi? Diba? So, madalas ang pagkain namin, ang ulam ko, yung toge, yung pritong toge, yung lumpiang toge, yung tapos dun sa kantin, may libreng sabaw. Yun tapos kanin. Yun yung madalas kong ulam. Yung madalas kong pagkain.
pala. Dahil nga pala kaibigan ako, marami akong mga naging kaibigan, diskate, kwento-kwento. Alam mo, masarap ng ulam mo, no? Patikin mo nga, masarap ba yan? Oh, ibig sabihin, nakadiskarte. Alam mo sa PUP, kaya magagaling yung mga estudyante dyan eh. Kasi sanay sa hirap, sanay sa pila, lahat ng tao, makikilala mo talagang punong-puno ng mga pangarap. Kaya nagpatuloy ako kahit walang suporta ng mga magulang ko. So sa simula, talagang halos di sila makapaniwala na mag-aaral ako. O nag-aaral lang ako, halos di pa rin sila naniniwala. So pinaghusayan kong mabuti. After ng first sem, mataas yung nakuha kong marka. Tapos nabalitaan ko na may scholarship program. So nag-apply ako. So naging dean's lister ako. Mga second year, first sem, pinagbubutihan ko yung pag-aaral ko. Naging ano ako, presidential lister. What is yan? 1.5 pataas yun, oh. So ang ginawa ko, naghanap ako ng scholarship grant and I'm very much thankful sa Mary Queen of All Nations. Noong ako po ay nag-apply ng scholarship sa Mary Queen of All Nations, isa po itong samahan ng mga madre na nakabase sa New Jersey. Ang nangyari, wala na akong binabayaran na tuition. At the same time, meron pa akong kahit papanong allowance na natatanggap. At bukod doon, malaki tulong sa akin ng teatro. Akala ko nga, titigil na ako sa teatro dahil noong high school ako, ay kami yung pilot school ng Special Program for the Arts ng PETA, ng Philippine Education Theater Association. Nagtateatro ako, nakilala ko si Kuya Edwin Maestro, ang aming idol, ang aming mentor, ang aming advisor, si Kuya Edwin, sa tanghalang Hulyo 23. Pero before ako maging tanghalang Hulyo 23, guest artist. Oh, social! Guest artist! Miyembro ako ng Dulaang Suhay Phil sa pangunguna ni Sir Marvin Lai. Dulaang Suhay Phil, nakilala ko yung kaklase ko si Omeng, Romeo Fernandez, no? Idol. Napakagaling sumayaw. Yun yung nagturo sa akin. Magsayaw. So, nakakatuwa dahil pag naalala ko yung experience namin, sumali kami ng dance contest. Interpretative dance contest. Ako, di ba? Ganun kagaling si Omeng dahil naturuan niya ako. Tapos siguro simula no, nung nanalo kami, siguro nakarating din dun sa iba. Nung pumasok ako sa tanghalang Hulyo 23 as guest artist, nakakatuwa kasi every show may bayad ako. Binabayaran kami. So yun na. Doon na nagsimula yung ay ang saya-saya, ang sayang mag-aral. Pero alam nyo, kahit nagtateatro ako, kahit halos minsan doon na kami natutulog sa PUP, hindi ko pinabayaan yung pag-aaral ko. Tataka nga yung asawa ko, yung girlfriend ko noon, sabi niya, paano mo nagagawa yun? Madalas nakikita kita, natutulog ka sa klase. Sabi, doon ka pa sa harapan, nakapal ang mukha mo. Hindi, nakikinig ako, akala mo lang natutulog ako. Kasi pag nagtanong yung teacher ko, kaya ko siyang sagutin. Nagugulat nga rin yung mga kaklase ko, no? Paano mo nagawa yun? Paano ano, napapanaginip mo yung tanong? Kasi nasasagot. Ang totoo, may rehearsal. Halimbawa, hindi pa kami isasalang. Nagbabasa muna ako, basa-basa. Aral-aral. So pagkakailangan ka na, o di tatabi mo na ibabasa mo. Okay, ano man habang nasa jeep, papunta sa school, o babasa ka kahit gumagalaw-galaw yung jeep. Gumagalaw. O babasa ka. To cut the story short ulit, mga kapatid, kasi talagang mahaba yung kwento na yun. Ha? Napakasarap balik-balikan ng kwento sa kolehiyo dahil punong-puno ng iba't ibang karanasan na talagang magpapatibay sa'yo. Nakakaranas ka talaga ng sobrang gutom, nang hihingi ka na lang, yung pamasahe mo, titipirin mo. Alam mo, merong lugawan doon. Yung lugawan na pwedeng magparipid. Oo, sosyal! Alam nyo, minsan pag nagkakamali ng sandok yung ano, naglulugaw, may mga humahalong taba-taba. Ako! Napakasarap nun. Yung taba na... yung iba hindi kinakain, kami talaga parang yun na yung laman, ano? Napakasarap kainin. Alam mo kung bakit? Kasi pagod na pagod ka eh. Galing ka sa rehearsal, puyat ka, pagod ka. Ako yung isa, siguro nakakalimang refill ka ng lugaw. No? Libre na yung refill. Yung una lang yung babayaran mo. Yun! Bumuhay sa amin sa PUP. Ibig sabihin, hindi madali. Hindi madali. So, nakatapos ako ng pag-aaral at nakakatuwa pa nga dahil nakakuha ako ng pagkilala bilang top college scholar ng College of Language and Linguistics nung
mga panahon na yon. Kahit napakahirap dahil pinagsasabay mo yung pag-aaral, at the same time yung teatro, di ba? Tapos yung pamilya mo, hindi naman talaga 100% yung support ang ibinibigay sa inyo. Kaya sabi ko, sige, diskarte lang, makatapos lang. So nung nakatapos na ako ng pag-aaral, halos hindi makapaniwala yung nanay ko. Sinabitan ako ng medalya eh. Oo, naalala ko, sinabitan ako nun din. College na to ah, hindi to high school. Hinubad ko, sinuot ko sa nanay. Hindi siya makapaniwala. Sabi ko, ma, huwag kang mag-alala. Sabi niya kasi sa akin, sorry, na kasi akala ko gagayain mo yung mga kapatid mo. Sabi ko sa kanya, hindi kayo dat mag-sorry. Ginawa ko to para sa inyo, no? Sabi ko, huwag kang mag-alala ma, darating ang panahon. Ako na bahala sa inyo ni Pap. Magkakaroon kayo na sarili niyong bayat lupa. Alam niyo ba, sa mahabang panahon ng paninirahan namin sa Bibi, sa Marola, sa Asinto, nangupahan lang kami. As in, wala kaming sariling lupa, wala kaming sariling bahay. Nung nakapag-asawa na ako, siyempre, meron na akong pamilya, hindi ko pa rin kinalimutan yung ano, yung pangako ko sa nanay ko tsaka sa tatay ko. To God be the glory. Dumating yung panahon na kahit maliit lang, maliit na na lote, bahay, na napatayo ko sila. Nabigay ko yun. Kahit papano na iparanas ko yun sa kanila, sa nanay ko tsaka sa tatay ko. Kaya nga lang dahil hindi na nakita ng nanay ko yung ano, yung mga narating ko sa buhay din kahit paano. Kasi nga, namatay na siya. Alam nyo, pag may pangarap kayo, dapat yung pangarap sinasabi, dapat naririnig ng mga tao. Kasi alam nyo, itong universe, para daw itong isang malaking genie. At ang sinasabi ng genie, your wish is my command. Sabi nga ni Napoleon Hill, what your mind can conceive and believe it can be achieved. Ano mang bagay na ating paniwalaan ay maaaring magkaroon ng katotohanan. Okay? Siyempre, samahan natin ng maraming dasal at pagsisikap. No? Minsan isang araw, sabi ng asawa ko, anong ginagawa? Gawa mo. Sabi niya sa akin, nakikita niya ako agad. Nakita niya ako. Ano yung ginagawa mo? Sabi ko, nagpa-practice ako mag-drive. Ano yung ginadrive mo? Kotse. Sabi niya, wala tayong kotse. Sabi ko gano'n. Sabi niya, meron tayong motor. Sabi niya gano'n. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Magkakaroon tayo ng kotse. Ang sabi niya, kailan? Hindi ko alam. Basta magkakaroon. Palagi lang gano'n. Palagi ko na sinasabi sa kanya. Darating yung panahon, magkakaroon din tayo niya. Kasi ang iniisip ko noon, pare-pareho tayong anak ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kung yung iba mayroon, magkakaroon din tayo, no? Basta maniwala lang tayo. Ganun talaga yung paniniwala ko. Tapos isang araw, nagulat na lang ako, nagkaroon kami ng kotse. Isang second hand na sasakyan. Sedan, Toyota sedan. Nung umpisa, nung nakita ko, wow, totoo ba to? Diba, nung nakasakay na ako. Ang ingay pa ng kotse ko, boom, boom. Ganun talaga yung tunog na tambuchi niya. Kaya siguro asar-asar sa akin yung mga kapit-bahay. Parang ang yabang-yabang kasi ng kotse. Tapos naka-lowered pa siya. Tapos, ilang araw, buwan ng lumipas, taon, unti-unti lumalabas yung problema. Dahil mo papaayos, halos buwan-buwan, pinapaayos, ganyan-ganyan. Ano mo, problema lang kami. One time nga, siguro yun yung deciding factor bakit binenta ko yung kotse na yun. Kasi, natanggalan ako ng gulong. Imagine, nagda-drive ako, tapos biglang tok, yung pala, natanggal na, naputol. Yung gulong natanggal. Kaya ang nangyari, sabi ko sa sarili ko, sa asawa ko, bibili tayong bagong kotse. Sabi niya, ha? Di paano? Kailan? Hindi ko alam. Basta magkakaroon tayo ng bagong kotse. And that was 2016. Kaya ang nabili kong sasakyan yung Toyota Avanza. Ito yon, itong nilalagyan ko ngayon. 2017 model. Pero parang mga October or November yata yung nabili ko yung Avanza. Hindi ako makapaniwala na pwede pala yun mangyari. Na yung isang tricycle driver ay pwedeng mangarap na mabago yung kanyang buhay, pati yung buhay ng kanyang pamilya. Kaya naman, hindi ako nahihiyang i-share ito sa mga estudyante. Actually, sa mga estudyante ko, pag sinare ko to, talaga siguro mga 3 oras to. Pinapaiksi ko lang dito kasi baka mainip na kayo. Pero ang totoo nun, marami pang kwento sa loob nun. Ang gusto ko lang naman sabihin sa inyo, sa mga estudyante ko dati, na nagsasabi sa akin na, Sef, very inspiring po ang kwento ni Koka. Totoo yun. Dapat magbingi-bingihan tayo kasi ganun din yung mga kapatid ko eh. Diba? Yung nanay ko nga eh, ayaw na ako pag-arali. Gusto mag-tricycle driver na lang ako. Bakit? Kasi di sila naniniwala na kakayanin ko. Kasi walang sino man
lang sa amin ang nakapagtapos ng pag-aaral. So ako lang yun, nakatapos ng kolehiyo. At natapos ko din yung aking master's degree, Master of Arts in Filipino. So alam niyo, pati yung pag-aaral ng master, napakahirap noon, napakahirap na proseso noon. Kasi doon din ako nag-aral sa PUP Graduate School sa Santa Mesa. Imagine niyo yung biyahe. Nagtuturo na ako noon. Mula Monday to Friday, magtuturo ka. Tapos Saturday, magdedirect ka. Kaya talagang hindi ko rin alam. God is good, no? Pag may pangarap ka, go get it. Kaya mo yan, no? Maniwala ka lang, magtiwala ka sa Panginoon. Yung mga hirap na pinagdadaanan mo ngayon, ayun lang yan. Dilipas din yan. Malalampasan mo din yan. At higit sa lahat, sa pag-abot ng iyong pangarap, dapat hindi lang tungkol lahat sa sarili mo, no? Dapat mag-isip ka rin paano ka makakatulong sa iba. Kaya nga, nagkaroon ng Tanghalang Banyuha Incorporated. So yung Tanghalang Banyuha Incorporated, para siyang isang lugar na bagong pamilya. Isang pamilya na maniniwala sa'yo, magtitiwala sa'yo, magbibigay ng lakas ng loob sa'yo, magbibigay sa'yo ng opportunity, at marirealize mo na marami ka palang kayang gawin dahil sa grupo, dahil sa mga tao na nagtitiwala sa'yo. So, maraming salamat sa inyo mga kabanyuhay, at sana ay marami kayong napulot dito sa kwento ni Kokak, at sana po ay sama-sama tayong ma-inspired at maging inspirasyon sa ating mga kapwa. Maraming salamat mga kabanyuhay. At syempre, huwag kakalimutan para sa iba pa mga kwento, mga inspiring stories, motivational stories, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Sir Alo TV, at akahit niyo na rin po yung notification bell para maging updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat mga kabanyuhay. Thank you for watching Sir Alo TV. Please don't forget to subscribe!